Hello everyone, it's me again, Archie, and welcome back to my channel. So for today's video guys, ituro sa inyo kung paano i-operate itong refrigerator na Panasonic na nabili namin last year. Nabili namin siya nung November. Naka-promo siya nun eh. Pero original price niya is 60K and then nakuha namin siya nung 54. So ngayon, i-walkthrough ko sa inyo kung paano siya gamitin at paano siya operate. Kasi hindi kayo makakita ng mga walkthrough or how to kung paano siya i-operate sa YouTube, not unless pabasahin nyo ng mga manual. And kung kayo yung mga top tao na hindi masyado mahilig magbasa ng manual, then pag binili nyo to, ma-force talaga kayo magbasa ng manual. Wala kayong makikita sa online kung paano siya operate. Pero for today's video, i-walkthrough ko sa inyo kung paano siya gagamitin, paano siya operate, ano yung mga settings na kailangan yung gawin or i-stay lang kayo, and paano i-activate yung Econavi niya. So tara, let's go. Ayan guys, yung interface niya. So, I think yung height nito is nasa 5'6". Ayan, ito yung model niyan, Panasonic. Pero, itong pangalan nito guys, hindi, na, parang nasa loob siya ng tempered, wala siya sa labas. Ayan, tingnan niyo naman yung tempered, napakaganda, pwede siyang salamin. Black yung nabili namin. And itong tempered na to, hindi siya yung typical na makikita mo sa mga ibang brand. Maganda yung pagkaka-tempered niya, so parang premium na premium yung price niya. And ito yung water dispenser niya guys, ipupush nyo lang siya dyan. Test natin dito sa glass. Ipupush nyo lang siya, yan. Then magdi-discharge siya. So, yung lalagyan ng water niyan is 3 liters lang maximum. And ito, wala siyang motor. So, kaya kapag binuksan mo, magaan lang. Yung motor niya guys, yung mga ibang rep, di ba? Nasa likod. Ito, nasa taas. Ito, sana makita yun. Ayun, yun yung motor niya. So, ito yung freezer niya, nasa baba. Pupunta tayo din mamaya, pero for now, dito muna tayo sa loob. Mabuksan natin siya. Ayan. So, ayan. Ang daming compartment. Medyo magulo lang. And then yung itlog. May ilagay sa itlog. Hanggang 12 lang yung malalagyan nyo. And then ito. Anti-bacteria na rin siya at BPA free. So, napakaganda niya. And then, pag magre-refill kayo, hanggang dito lang yung max niya. So, pag magre-refill kayo, bubuksan nyo lang yan. Ayan. Tapos lalock nyo lang. At dito naman tayo sa taas. Ayan. Ayan, imagine ninyo, ganito lang ka-height yung sa pinakataas niya. Pero ito, natutupi ito guys. Ito yun nyo, natanggalin natin yung ibang ano niya. Para makita nyo. Ayan. Parang itutupi nyo siyang ganyan. Oh. Ayan. Ayan. Kita niyo ba? Ayan. Tapos, pag wala kayong gustong lagay na water na malalaki, ganyanin niyo lang siya. Pero kung meron kayong lalagay na water, itupi niyo lang siya. Glass na siya. Ayan. And then, dito yung fresh safe niya. Meron mo picture eh, yung mga lalagyan niya ng mga gulay, ayan, apple, then kung ano-ano pa. And then, since wala kaming gulay, yan yung mga pinaglalagay namin. Ito, cereal. Yan. So, malaki talaga siya. Tingnan nyo. Parang dalawang cereal kasha siya. Ayan. And then, dito tayo sa frying fresh. Ayan. Ayan. Dito sa frying fresh, guys, pwede kayo maglagay ng yan, meat, tapos mga preservative foods and fish, chicken. So dito guys, pag dito yung pinaka magandang part niya. So kapag naglagay kayo ng, let's say for example, isda. Pag nilagay niyo yung isda diyan, 7 days siya ma-maintain niya yung freshness niya. And then ready to cook na siya noon. Pero kailangan mong i-activate yung features niya dito para gumana to. So, para ang mangyayari nun is mag-freeze yung linagay niyo dito. Yung ready to cook na siya sa
kawali. So pag i-activate nyo siya, guys, ito yung features niya. Start tayo sa prime fresh. Prime fresh niya, ito. Yung dito is yun yung level niya na-change mo siya. Hanggang negative 3. Leave lang natin siya na negative 3. And dito, kailangan mo siyang i-press ng twice. Yan. Nakita nyo nag-gana siya, di ba? Nag-light color siya. Ibig sabihin yan, ito guys, mag-activate siya. And then, mapapansin nyo sa ref nyo is iinit siya at iingay siya. So, normal lang yun. Ibig sabihin, yung features na dito, prime fresh na ito, gagana niyan yan. And then, may certain hours lang siyang gagana. I think it's about 60 or 1 hour. And then, ito, mamamatay siya automatic. And then, babalik sa original setting na siya. Yan, tanggalin lang natin. And then, yung fridge niya, ito. So, sinet ko siya ng 4 lang. And, pero, nachi-change niyo naman yan hanggang 7. And then, freezer. Yung freezer niya nasa baba. So, pupunta tayo dyan mamaya. But, the meantime, kung gusto nyo i-quick freeze, double tap na lang siya. Wait lang natin. Press and hold pala. Yan. Ibig sabihin yan, like I said dun sa Prime Fresh, same lang sila ng features. So, activate to, pero hindi gagana yung Prime Fresh. So, one at a time sila. Kung ano yung inactivate mo, yun lang yung gagana. And then, same thing, after an hour or more, babalik ulit siya sa original settings. So, tanggalin lang natin yan ulit para hindi mag-activate yung ano. Yan. Kung naririnig nyo, nagtutunog siya, no, guys? Kasi, ang nangyayari is, kapag kasi naka-open yung door ng ref, guys, tutunog siya. So, parang reminder na nakabukas yung pinto niya. And then, punta naman tayo dito sa prime freeze. Dito sa prime freeze na to, guys. Ang gamit nito, ipipress nyo lang siya ng ganyan. Kita nyo, di ba? Ayan, o. Nagkakailaw siya. Lumilipat siya. Galing lang natin. Ang gamit nito, guys, let's say, for example, meron kayong gustong ipa-cool down na... Alis muna tayo dyan. Meron kayong gustong ipa-cool down na meat. So, typically, sa mga ibang ref, hindi pwede yun, di ba? So, dito, pwede yun. Ang gagawin mo lang nun, i-activate mo yun. Pin lang natin. Ito, prime freeze. Para siyang same features ng prime fresh, eh. Pero ito, dedicated lang dun lang sa pagko-cool down nyo. So, ayan. Ayan. Ang gagawin nyo, guys, maglalagay kayo dyan. Ito yun, may plate siya. Ayan. Lalagay nyo yung gustong nyong ipa-cool down dyan. So, hindi siya masisira kasi yun yung features talaga nito is papa-cool down nyo yung, let's say, for example, yung meat, fish, rice, potato. Kung ano yung gusto nyong ipa-cool down, lagay nyo lang siya doon dedicated. Huwag nyo siyang ilalagay sa mga ibang compartment kasi pwedeng masira yung refrigerator natin. So, dun lang talaga siya. Yun yung gamit ng prime freeze. And then, yung quick ice making, nasa baba rin to ulit. Yung quick ice making, yung gamit nito, guys, is parang from the word quick, is magja-generate siya ng ice ng mabilis. Auto-generated na siya. And then, auto ice off. Ipipress, hold mo lang yan ng twice, magte-turn off or mag-i-stop yung auto ice making niya. And then, kapag pin-rest and hold mo, magdi-discharge siya ng tubig at maglilinis. Ito naman yung lagyanan ng sa mga yelo niya. So, meron yan. Pupush mo lang siya doon. Ihilayin mo lang siya ng ganito. Open mo lang siya dito. Ayan. Tin-close mo lang. Ayan. Fits na yan. Hanggang 5 liters lang. Ayan. Tumulong din naman siya. Nagbiblink yung ilaw niya. So, ito pala yung model niya. Yung details niya. Model number NR-BW530X. So, ayan. Alright. So, yung quick ice making niya, guys. Ayan yun, di ba? So, kapag mag-generate siya ng quick ice making, dito siya pupunta. Ito.
So kapag magdi-discharge din yun ng tubig, kaya yun na sinabi ko dun sa auto ice off, i-press and hold nyo lang yun, magbi-blink yun, and then dito na, may makikita kayong tubig dito, magagaling, magdi-discharge siya dyan, and then itatapon nyo lang yun. Yun yung paglilinis niya. And then dito, ito naman yung water niya. So wala siyang water, maglalagay ng water niya yun. Yan, ito lock. Yan. Kaya kung may bata, hindi niya mabubuksan. So, ayan. Mabilis lang to. Kung ano yung settings na linagay niyo, automatic na yan mag-generate. And then, may sensor to. So, let's say, mataas na yung yellow. Matic, hindi siya mag-generate ng yellow na. So, mag-i-stop siya. And, ang ginagawa namin, para mas maraming yellow to, inaayos namin yung ice. Para, linalatag namin para mas dumami yung lagay. And then, ito, tapos na tayo dito. Ito yung freezer niya. So, technically, yung second, yung sa pangalawang door niya is freezer lahat yon. So, ito yung freezer niya, guys. Madami kayong malalagay dito. Sobra, sobrang laki niya. And then, dito namin linagay yung ice cream. But technically, pwede rin naman siya dito. Pero dahil kasi ito parang ang daming malagay. So, dito namin linagay yung mga preservatives or mga hot dogs. And then yung ice cream, dito namin linagay. Yan. Kasi medyo maliit siya compared dun sa baba. Ayan. Ayan. So, dun sa Econavi nyo, guys, di ba, mapapansin nyo, ayan, naka 4, negative 20, and negative 3. Dun sa manual, makikita nyo, ganyan yung advisable na settings para mag-activate yung Econavi niya. And medium settings lang yan, guys. Hindi yan high. Pero kung gusto nyo yung i-high, itong fridge, yung pinakamalamig niyan is 1. And then dito sa freezer, yan, as usual, pag pinakamababang degrees, pang mga 16, guys, yan, malamig yan. Pero dun sa recommended, okay na tayong 20. Gagana yung Econavi dyan pag naka-negative 20 ka. Dito sa prime freeze, oops, hindi pala dyan. Sa prime fresh, negative 3, okay na rin yan. Advisable. Negative 1 yung pinakamalamig, guys. So, ako isa-set ko lang siya ng negative 3. Kasi, gaya nga sabi ko, yung nasa manual is 4, negative 20, and negative 3. Yung nasa manual, gagana yung Econavi nyo yun, guys. Mag-activate yung Econavi nyo kapag parang binabasa niya kung gano'ng gano'ng mo gamitin yung ref. Yan. Tapos ito, guys, iinit to, ah. Tapos may maririnig kayong maingay every time na may ina-activate kayo sa settings niya. Iinit siya, tapos iingay siya. So, normal lang yan. Ibig sabihin, inactivate nyo yung frame freeze nyo, guys. And then, kung inactivate nyo yung frame freeze or frame fresh or quick ice making, hindi sila pwedeng gumana ng sabay-sabay. So, one at the time lang. And then, yung auto ice making nun, mag-off din yon. Pero kapag natapos na yung mga settings na sinet mo, let's say prime freeze, prime fresh, quick ice making, automatic yung ice making niya babalik sa normal settings at kung anong settings na ginawa niya. So, ayun lang, guys. So, kung nagustuhan niyo tong video na to, and sana nakatulong, and don't forget to click and subscribe. Yun lang. Ciao.